Hello guys, panibagong tutorial tayo, vlog natin ngayon, no? Yung paano natin mag-check tayo sa mga hub natin or e-bike or dynamo natin, no? Masigurado natin na talagang sira bago natin buksan, guys. Okay, tutorial na naman tayo, ito yung vlog natin ngayon, guys. Check natin, guys, paano natin mag-troubleshoot tayo na malaman natin yun, ng mga hub sa dynamo natin, guys, na talagang masure natin na sira talaga bago natin sila buksan. Okay, turuan ko kayo, guys, steps, so kung paano natin, paano kayo makasure na hindi yung hula-hula lang na baka sira or baka okay lang. So, kailangan bago natin buksan yung mga hub sa dynamo natin sa mga e-bike, kailangan sure tayo 100% na sira talaga. Okay, hindi na tayo, huwag na tayo patagal-tagalin pa dito. Samahan niyo ko, guys, sa labas. Pakita ko sa inyo. Busing. Okay, tuloy natin, oh. Kita niyo yan, yan. No, may ikot yung dynamo natin. Yan ang i-test natin. Pakita ko sa inyo, guys. Talagang sira ang dynamo. Talagang 100% na may damage siya bago natin buksan. Kasi medyo mahirap niya ng pagbukas. Medyo matagal din. Tapos pag supply-supply man lang pagbukas natin, palitan natin ng scissor. Tapos hindi naman pala sira. So, masayang din ang oras natin. Ito, guys, ituro ko sa inyo, guys. Sundan nyo to, ipaturo ko sa inyo yung paano natin i-check. Paano tayo makasure na bago natin buksan, palitan ng sensor yung mga hub natin sa mga e-bike or dynamo. Na talagang sirang-sira siya talaga bago natin na palitan or buksan sa loob. Okay, so ngayon yan, yung naka-pre-wheeling. Okay, gumagana yan ang dynamo na ito. So, ipakita ko sa inyo, walang power po siya. Tanggalin natin sa power, tapos i-check natin. May dalawang linya na kailangan natin i-check papasok sa dynamo, sa hub. So yung dalawang linya na yan, yung sa 3-piece wire at saka yung sa hole sensor, kailangan pagsira ang linya sa hole sensor, hindi rin aandar ang dynamo natin. Pagsira rin ang sa 3-piece wire, so hindi rin gagana yung dynamo natin. So dalawang linya ang dapat i-consider natin na marunong tayo mag-check. So i-check natin yung sa hole sensor, kailangan may supply, may standby 5 volts, hindi siya pwede i-check na walang supply.
Sa 3-piece wire, check natin na talagang walang power. Hindi po siya pwede lagyan na may power sa 3-piece wire. So, okay, check natin. Dalawang linya ang i-check natin. Dapat i-consider, marunong tayo mag-check. Malaman natin na sira or okay pa ang dynamo natin. Okay, sundan nyo guys. Tanggalin natin. Nakita nyo yung dynamo na yun. Tanggalin natin sa supply muna. Ang una na i-check natin ang sa 3-piece wire. Okay. Napakadali lang to i-check ang sa 3-piece wire na malaman natin na gumagana or sira yung dynamo yung sa 3-piece wire sa loob. Okay, lapit natin. Ayan. Basic lang to bro, kailangan marunong tayo mag-check. Ang sinasabi ko 100% nakira talaga yung dynamo natin bago natin baklasin or buksan sa loob. Okay, itong dynamo natin, ito yung na-repair natin no, na controller. So, kita nyo naman. So, pwede natin bilitan yung ito. So, magkano talaga yung dynamo nyo. So, disconnect muna natin sa power. Saka unang ituro ko sa inyo yung sa 3-piece wire para natin. Okay, ikutin natin, sumagaan. Ibig sabihin, gumagana, pag gumagana, ganyan ang dynamo natin, alhab. Una, yung dalawang kulay nito, pag i-short natin, halimbawa yung blue at saka green, tingnan nyo muna, di ba, pre-wheeling yan, pag yun, gaan yan, di ba? Maluwag talaga yan, pag walang damage. Pag i-short natin ang blue at saka green, take note ha, i-short natin ng blue at saka green, yan. So, ano nangyari? So, matigas na siya, tingnan nyo, ayaw na umikot. Okay? Ayaw na umikot, pagtanggalin natin to, umikot. Yan. So, ito, pag buo, lipat natin sa kabila, yellow at saka blue. Ayaw naman umikot. Mabakatigas, tingnan nyo naman. So, ito yung linya sa sinasabi ko na 3-piece wire. Yan ang sign pag buo, pag nakadisconnect lahat, sumagaan yan. Okay? Ulitin lang natin, magaan yan, freewheeling dapat pag walang supply. Pag i-short natin yung blue at saka yellow, magiging matigas yan, yan ang normal, yan ang ibig sabihin na kumagana ang bike natin, ang hub natin, yung 3-piece wire. Okay, i-short natin kahit anong kulay dito, yung blue at saka green. Yan, so matigas, yan dapat. Pag ganyan ang dynamo natin, yung sa 3-piece wire, gumagana po yan, good po yan. Okay, paano natin malaman pag sira ang 3-piece wire? Ganito yan, di ba? Naka-prevailing. Walang na, hindi natin naka-connect. Hindi natin i-short yung tatlong wire. Okay, prevailing siya. Pag i-short natin yung blue at saka yellow, halimbawa ganyan, tapos prevailing pa rin, so, ibig sabihin, may sira yung linya natin. Open po siya. Pag short natin dito sa kabila, prevailing pa rin, ibig sabihin, open, may putol ang wire natin, may tama ang dynamo natin. Okay, dalawang problema lang to ang makikita natin dito sa 3-piece wire, shorted at saka open. Okay, unang pag-check, yung sinasabi ko, ulitin lang natin para maliwanag no, para yung sa mga gustong magka-idea maintindihan talaga. Okay, pag ganyan, buo ang dynamo natin, ang hub.
pag naka-standby, walang power, dapat freewheeling yan, mag-unsecutin. Okay? Pag i-short natin, ang yellow at sa kablo magiging matigas. So, good yan. Gumagana ang control ng hub natin. I-short natin ito kahit anong wire. Halimbawa, blue at saka green. Magiging matigas po siya. Hindi po siya ikot. Tingnan nyo naman, napakatigas. Good po ang dynamo natin pag ganyan, ang yung sa 3-piece wire. Focus muna tayo sa 3-piece wire. Okay? Yan, naka-disconnect. Freewheeling siya dapat. Yan. Ngayon, pag i-short natin itong blue at saka green, open pa rin, freewheeling yung takbo, walang hindi nagre-respond. So, ibig sabihin, open po ang wire. Okay, may putol pa sa loob, kailangan natin baklasin. Nag-short natin itong yellow at saka blue, freewheeling pa rin. Anong, yung magaan pa rin sa ikutin, hindi siya nagre-respond. So, sira, may putol yung 3-piece wire natin. Hindi naman sabay ito, masisira. Minsan, may isa na dyan, may yellow. Yung yellow, pag i-short natin sa blue, walang response. So, ibig sabihin, putol po siya sa loob. Okay? Dalawang short, dalawang posible na symptoms dito pagsira ang 3-piece wire. Shorted po at saka open. So, yung open, kahit i-short natin dito, magaan pa rin siya ikutin. Ang short naman, kahit naka-standby, kahit naka-ganyan, so, take note guys, open at saka short. Tingin yung sinasabi ko kanina, kahit ito yung open. Ang problema sa wire natin, open, walang contact. Pag kahit i-short natin yung blue at saka green, wala pa rin, open pa rin, freewheeling pa rin ang gulong natin. Okay? Kasi open nga siya kahit anong kulay dyan. Yan. Pag shorted naman, kahit hindi nakatouch yan, walang connection yung tatlong cable, kahit hindi natin pinagdikit, matigas pa rin sa ikutin. Yan ang shorted. Okay? Dalawang sira lang ang mangyari dito sa 3-piece wire natin, shorted at saka yung open. Napakadali lang i-check nito, i-diagnose na sira yung 3-piece wire sa mga hub or dynamo sa mga e-bike natin. Okay po, ito siguro naintindihan na to sa 3-piece wire. Yan, dapat pag buo natin, malaman natin yan buo ang 3-piece wire. Pag i-short natin, halimbawa naka-standby, walang power, ganyan, freewheeling po siya, magaan po siya ikutin. Pag i-short natin, kailangan nagre-response yan, magiging matigas siya. Okay, katulad yan. I-open natin yan, magaan, tapos ang itikip natin, titigas po siya kahit anong kulay dyan. So, ibig sabihin, buo ang hub natin. Okay? Siguro, maintindihan na yan kasi inulit na nga natin. Dito na naman tayo sa supply. Kita nyo yung sa whole sensor po guys, itong limang kulay. Kita nyo, blue, green, yellow, red, black. So, kailangan may standby supply po ang pag-check natin dito. So, anong ibig sabihin? Kailangan naka-plug po tayo, naka-saksak yung wire natin dito sa battery. Okay, hindi siya pwede may check na walang supply. Kailangan, mas maganda talaga may supply. Makita natin itong aling sensor, kasi tatlong sensor pang sa loob. Hindi naman sabay yan masisira, minsan isa lang ang may damage dyan. Kaso pag may damage ng isa dyan, hindi na talaga iikot din ang hub natin or dynamo. Okay, so ito kailangan nakasaksak, kailangan may standby siya na 5 volts ang dynamo natin. Ito guys, tapos na tayo sa 3-piece wire. Dito na naman tayo sa supply, sa hall sensor. So may dalawang linya nga to, ang sinasabi ko nito, may dalawang linya na kailangan natin i-consider na marunong tayo ma-check papasok po sa loob ng dynamo. Okay, yung sa 3-piece wire at saka yung sa hall sensor na dyan. Kailangan, so, tapos na tayo sa 3-piece wire, dito tayo sa hall sensor ngayon. Ang sinasabi ko nito, kailangan may supply siya. Ibig sabihin, may 5 volts siya na pumapasok bago natin i-check yung hall sensor natin kung buo at saka hindi. So, kailangan ito, i-plug natin sa battery. Yan, yung supply dyan. Pakita ko lang nga, baka sabihin nyo, may daya tayo dito. So, walang daya to. Linis na linis, wala rin cutting to guys. Kung ano yung nasa video, walang edit to guys. Pagpunta nyo to, sigurado may makakuha kayo ng idea dito. Okay, plug in lang natin to sa battery. Paplug na to yung wire natin, no, sa battery. So may multi tester tayo na ginagamit.
pwede na digital at pwede rin analog. Yung sa akin, ang ginagamit ko, mas kabisado ko dito sa analog. Okay, so check muna natin kung may 5 volts ba. Select natin yung multi-tester natin dito sa DC. So, 10-10 lang sa 15 volts. 5 volts lang naman ang pumapasok dito. So, pwede natin dyan sa i-range natin sa DC times 10. So, naka-DC na tayo nyan. DC times 10. Sa color blue. Putin lang natin. Ay adjust lang natin yung camera natin kasi medyo hindi niya po ayan yan. Okay, yan medyo maliwanag na po. Putin natin. Yan, magkaroon po siya ng supply. Yan. Okay. Tingnan nyo, putin natin.
Yan, kailangan magkaroon siya, gagalaw po siya kasi pag hindi po siya gumalaw diyan, mag-steady lang siya. Walang response, may damage po yung whole sensor natin sa loob. So lipat natin dito ngayon sa yellow, yung linya na yellow. Okay, ganun ulit. Ikutin natin lunggulong, kailangan gagalaw po siya. Yan, tingnan nyo. Yan, kailangan gagalaw po siya. Yan, di ba? Yan. Kasi pag hindi po siya gagalaw, wala pong power na lumabas yan, walang supply, masira po yung whole sensor natin. Kailangan na natin baklasin at saka palitan po siya ng whole sensor. Okay. Yan, katulad yan. Kailangan ikutin natin, magkaroon po siya ng supply. Yan. Okay, pag hindi po siya gumalaw, talagang sira po yan. Ganito, ganyan ang pag-check guys sa mga controller natin, sa hub natin. Kailangan, marunong tayo mag-consider dito, marunong tayo mag-check sa dalawang linya, yung sa 3-piece wire at saka yung sa whole sensor natin. Pag may damage yung 3-piece wire, hindi rin gagana yung dynamo natin. Pag may damage yung whole sensor, hindi rin gagana yung dynamo natin. Okay? So, kailangan marunong tayo mag-check dyan sa boot line na yan, yung dalawang linya sa 3-piece wire at saka yung sa whole sensor na linya para makurit natin ang guys, yan ang kagandahan sa volume at saka potentiometer or potentiometer, no? Yung volume ang puno na tawag yan pag yan ang gamit natin sa pag-testing, kasi magagawa natin na ganyan. Tingnan nyo, naka-freewheeling po siya, pwede natin palakasan, pwede natin pahinaan yung ikot. So ito, isabay na lang din natin kasi sigurado may magtanong naman ito kung paano ikutin yung reverse at saka forward sa gulong. Tingnan nyo ngayon ang ikot sa direction sa gulong natin pa kanan. Okay, baka sabihin ng iba, paano siya magiging reverse? Mayroon po yan dito, ituro natin na sa controller. Isabay na lang din natin to para kumpleto na. Okay, ito, ilapit ko lang ang camera. Okay, dito ngayon tayo, ito yung controller. Sa controller natin, mayroon din siyang reverse. Ibig sabihin, hanapin natin ngayong reverse. Ito, sa controller na ito, may mga sign naman po yan pag bago ang binili nyo, saan yung para sa reverse na kulay. So ito ang sa reverse dito sa sinara, sa dito ngayon sa controller nito, ito yung reverse. Okay, naka-disconnect. Paano natin yan iba forward ang ikot? Tingnan nyo ang palo, puntang kanan. Pag i-reverse natin, paano natin gagawin? So ito lang, turo ko sa inyo, ito yung controller natin. So sa ganitong controller, lahat na controller mayroon namang reverse yan. Kaso yung iba, pag sira na yung reverse, wala na tayong magawa dito. Pag hindi na gumagana yung sa reverse, yung gulong na lang ang binabaliktad natin pag hindi na gumagana yung reverse. So ganito yung sa controller na nai-refer natin ngayon sa ito, yung dalawang kulay, gumagana pa naman itong reverse. So ganitong gawin nyo guys para ma-reverse. Okay, tanggalin nyo ulit sa power. Disconnect nyo lang sa power. So ito, tingnan nyo, disconnect natin sa power, ha, mamatay po yan, hindi po mamatay po yung dynamo natin, yung hub. Yan, so ngayon patay na po siya, kasi tinggal nga natin sa power. Ito yung gawin natin, i-touch lang natin to.
Tingnan nyo lang. Yan, naka-vlog na ulit sa battery. Okay. Pakita nyo kanina, pakaliwa yung ikot. So, tingnan natin, bigyan natin ng power dito sa turutul. Op. Yan. Umiikot na po siya. Pakaliwa na po yan. Bigyan natin. Padandahan lang para video freewheeling para makita talaga. Okay. Ingatan lang din natin yung mga wire na hindi mag-shirt katulad yan. Okay, yan na yun po yan. So, lagyan natin ng config power. Yan. Okay. Napakadali lang yung reverse forward na connection dito. Kayaan nyo lang yung katulad na ginawa ko. Maintindihan nyo guys, masunod nyo yung forward at saka reverse sa mga controller. Yan. Kaliwa na po yung ikot. Over the edge, feel like I'm floating through the air. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind.